Good day, brothers and sisters. Once again, this is Pastor Angelo Cantuba, and we are on our 12th message or recording of our devotional for this lockdown period. And today is Friday, April 3, and ilang weeks na tayo, no? And God is very faithful, and maraming salamat sa Dios that He sustains us with good health and protection and also provision sa mga pangailangan natin. Papasalamat din tayo dahil may raos natin ulit itong week na to, and I'm excited na mag Sunday ulit so I could preach. So ganun pa rin po dating gawi. Huli po itong recording for this week. Saturday po hindi ako nagre-record, and Sunday nagla-live po ako ng preaching for our church service. So, tayo po'y manalangin. Lord, Father, we thank you, Lord God, sa iyong biyaya, sa iyong habag, sa iyong awa, at sa iyong katapatan, Panginoon, sa buhay namin. Mga pagkukulang kami, dumarating, Panginoon, na hindi kami naging tapat sa iyo, Panginoon, ngunit ikay patuloy na naging tapat. Ang pag-ibig mo, Panginoon, ay hindi nagmamaliw. Kayo, Panginoon, ay gumagawa ng paraan upang kami mas mapalapit sa iyo. Dalangin po namin ang mga munting paraan na ito, Panginoon, gaya ng pag-aaral namin ng salita, ay magkaroon to ng malaking epekto sa aming pamumuhay. Continue to grant us wisdom and knowledge and understanding, Lord, sa iyong salita. Thank you for everything. In Jesus' name we pray. Amen. So our topic this day is in the book of Matthew. And, sa Luke po pala. Luke chapter 12. Basahin po natin sa verses 4 hanggang 7. Basahin ko po muna. I tell you, my friends, do not be afraid of those who kill the body and after that can do no more. But I will show you whom you should fear. Fear him who, after your body has been killed, has authority to throw you into hell. Yes, I tell you, fear him. Are not 5 sparrows sold for 2 pennies? Yet not one of them is forgotten by God. Indeed, the very hairs of your hair are all numbered. Don't be afraid. You are worth more than many sparrows. Ito pong verse na to, specifically na sinabi po ito ni Kristo sa kanya pong ministeryo, at naisulat po ito ni Luke. At nakita po natin na ito ay napapanahon sa atin ngayon na meron tayong kaliwat kanan na threat or banta ng kamatayan. Lumabas ka lang, kinakabahan ka na dahil baka magkasakit ka, makakuha ka ng sakit karamdaman at mahawa mo yung pamilya mo, and eventually ikamatay mo. At nung mga nakaraang panahon yan or nakaraang araw, may mga balita sa news na may isang pamilya, nagkahawa-hawa na hanggang sa buong pamilya sila, hindi na sila kumbaga magkasama-sama, because you have to isolate yourself, and yung iba namamatay talaga. And that experience, kung maging honest tayo sa ating mga sarili, napakahirap niyan. Kristiyano ka man o hindi, napakahirap po ng ganung experience. Pero ano pong kinaiba natin bilang mga Kristiyano kapag tayo po inaharap sa mga banta ng kamatayan o banta ng kumbaga ng harm sa ating buhay? As Christians, we have a different, or we are supposed to have a different reaction and mindset and perspective when it comes to death or when it comes to the world in general. Dapat po sobrang magkaiba tayo sa mundo. Though syempre, mga fundamentals po like yung morals, ina-adapt din po ng mundo yan, yung mga tama at mali. Alam natin parehas yan. Kristiyano ka man o hindi, alam mo yung tama at mali. Ang difference is kung ano yung motivation mo, bakit mo gagawin yung isang tamang bagay o bakit mo ito susuwayin. At kung ang tingin mo ba sa tamang bagay yan, it's just a mere suggestion or opinion, o ito ay, kagaya ng salita ng Diyos, ay batas. So titignan po natin. No? Ang sabi po sa binasa natin, I tell you, my friends, do not be afraid of those who kill the body and after that can do no more. Ang in-address po dito ay mga kaibigan.
Eh, para kanino po ba ito? Sino po bang kaibigan? Unang-una po, makikita natin yung immediate context na ang kausap po niya ay mga disipulo niya. Basahin po natin sa verse 1. Meanwhile, when a crowd of many thousands had gathered so that they were trampling on one another, Jesus began to speak first to his disciples. Ang una po niyang kausap ay mga disipulo. He went on by saying, "Be on your guard against the yeast of Pharisees, which is hypocrisy. There is nothing concealed that will not be disclosed, or hidden that will not be made known. What you have said in the dark will be heard in the daylight, and what you have whispered in the ear in the inner rooms will be proclaimed from the roofs." Makita natin dito, dahil maraming tao po, no? marami ng taong gustong makilala, makadalup upang palad ang Panginoon sa Kristo, libo-libo po. At sabi nga, nagkaka-stampede na, they were trampling on one another. Nagsimula pong kausapin ni Yesu Kristo ang kanyang mga disipulo. At sila po yung tinutukoy dito na mag-ingat. Mag-ingat po sa ano, sa libadura ng mga Pariseo o sa kanilang hypocrisy, sa kanilang pagiging hipokrito. Na wag silang matulad doon. Pagkat ang katotohanan ay lalabas. So makita nga po natin dito, malinaw, meron pong kausap dito si Kristo. At ang pinapatungkulan po niya ay yung mga friends niya, yung kanyang mga kaibigan, yung kanyang mga disipulo. Pero kung tatandaan po natin, sa panahong ito, 12 pa po sila at hindi pa po napapalitan si Judas dahil buhay pa po siya, hindi pa napapako si Kristo. So sa madaling salita, kasama pa po nila si Judas sa grupo. So, nakita natin dito na si Kristo ay in-address ang mensaheng ito para sa mga kaibigan niya. At ito po ay may application din sa buhay natin. Pagkat tayo rin po ay kinikilala ng Panginoong Diyos ng mga kaibigan niya. Sa paano pong paraan? Tignan po natin sa parallel verse na ito, ang sabi po sa John chapter 15 verse 14, "You are my friends if you do what I command." Kayo ay aking mga kaibigan pag ginawa nyo ang aking utos. Ito po ang implikasyon ng pagiging kaibigan ni Kristo. Pagiging kaibigan ng Diyos. So, kung tayo po, sinasabi natin, tayo ay mananampalataya. We are Christians. We are believers of the finished work of Christ. Na yun lamang ang nagligtas sa atin. Nananampalataya tayo na hindi sa sarili natin gawa kung bakit tayo naligtas, kundi sa natapos na gawa ni Kristo sa Kalbaryo. Tayo po ay inaako bilang kaibigan ni Kristo at ng Diyos Ama. Tignan po natin sumunod na verse, sa verse 15. Ang sabi po dito, "I no longer call you servants because a servant does not know his master's business. Instead, I have called you friends, for everything that I learned from my Father, I have made known to you." Ang kausap po niya dito ay mga disipulo, but at the same time, gusto kong makita rin natin dito, no, na ito po ay applicable din sa atin sapagkat ito po ay nagpapatunay ng isang katotohanan sa buhay ng isang Kristiyano na hindi na tayo tinatawag na mga alipin. Though hindi sinasabing huwag kang umati bilang alipin o huwag kang kumilos bilang isang alipin, sa madaling salita, huwag kang makalimot na tayo ay kumbaga hindi kalibel ni Kristo. Siya ang Diyos natin. Kaya nga minsan natatawa ako sa mga pinapalitan ng tawag si Kristo. For example, pinapatungkulan nila ang Diyos bilang si bro. Nale-level down. Though he is a brother to us since we are adopted in Christ, co-heirs in Christ, tayo anak na rin ng Diyos Ama. Pero we dare not level down yung pagsamba natin, yung reverence natin sa Panginoong Hesukristo. He called us friends, yet we are still His servants. Sa madaling salita, nandun yung ating humility. Nandun ang ating pagpapakumbaba. Hindi tayo hasta na para ba tayong mga hari, kundi tayo po ay nagpapakumbaba. Ang sabi dito, "I no longer call you slaves because a servant does not know his master's business." Hindi kasi alam ng slave o ng tagapaglingkod o ng alipin ang kumbaga tinatakbo ng isipan ng kanyang amo, ng kanyang master, o kung ano ba yung pasikot-sikot ng kanyang
Sabi ko, yung business, hindi lang ito pinag-uusapan ni negosyo, kundi ano yung gawin niya. Hindi lamang negosyo. Pag sinabi natin business, negosyo kagad niisip natin. Hindi. Pag sinabing mind your own business, kung ano yung ginagawa mo, yung pinagkakabalahan mo, yung gawin mo, yun ang pansinin mo. At yun pong tinutukoy dito na ang isang alipin ay hindi alam kung anong takbo ng utak, ang takbo ng isip ng kanyang amo. Pero dito sabi, instead, I have called you friends, for everything that I learned from my father, I have made to you. Sinabi po na tayo po ay mga kaibigan ng Panginoon. Tayo po ay hindi na alipin dahil alam natin kung ano yung tinuro ni Kristo. At alam niyo po kung ano tinuro ni Kristo, ito po ay ang mga turo ni Kristo na mula sa Ama. Ni-reveal niya ang kanyang salita. Hindi niya nilihim sa atin, pagkos pinaalam niya sa atin ang kalooban ng Panginoon, ng Diyos Ama. At yun yung tinuro niya sa atin. Kaya sabi po, everything I have learned from my Father, I have made known to you. So, balik po tayo sa text natin kanina. Kung tayo po ay Kristiyano, tayo po yung kinakausap dito at sinasabi po na huwag tayong matakot sa pumapatay ng katawan. Do not be afraid of those who kill the body and after that can do no more. Sabi, huwag daw po tayo matakot sa mga pumapatay ng katawan at pagkatapos nun, yun lang yung kaya niyang gawin. Sa panahon natin yun, no, ang daming namamatay sa COVID-19, sakit karamdaman, o sa kahit ano pang paraan. Marami pong namamatay sa paligid. Pero ang sabi po ni Hesukristo, huwag po tayong matakot sa bagay na yan. Hindi po siya doon natapos, pero sinabi niya, sasabihin ko sa inyo kung kanino kayo dapat matakot. Ang sabi po sa verse 5, but I will show you whom you should fear. Fear him who, after your body has been killed, has authority to throw you into hell. Ang sabi, matakot tayo, magkaroon tayo ng takot sa kanya na kayang kumitil ng buhay, hindi lamang ng katawan, pero kaya niya rin tayong, o meron din siyang kakayahan o karapatan na ipatapon tayo sa impyerno. And Jesus continued by saying, yes, I tell you, fear him. Inuulit ko sa inyo, matakot kayo sa kanya. So what kind of fear are we talking about? Ano pong klaseng takot o fear ang pinag-uusapan natin dito? Ibig sabihin ba nun, matakot tayo sa Diyos na wag na tayong lumapit sa kanya, na para siyang multo o para siyang walang awa o kung ano paman. Makita po natin sa Hebrews 10:31, ang sabi po, it is a dreadful thing to fall into the hands of the living God. Nakakahindik po, nakakatakot po na mahulog sa kamay ng buhay na Diyos. Bakit po kaya nasabi ito? Dahil po, ang katotohanan, kung tayo po ay mga tao at tayo po ay makasalanan, meron po tayong dahilan para matakot sa Panginoon sa konteksto po ng kanyang wrath o ng kanyang galit. Dahil hindi niya po sasantuhin ang sinuman na nagkasala. Wala pong espesyal, wala magsasabi, nag-donate ako ng libu-libong kaba ng bigas, meron na akong upuan sa kay San Pedro, gaya ng sinasabi ng iba, na meron na silang access sa langit, makakarating na sila sa langit dahil sa kanilang mga abuloy. Hindi po yun. Hindi po totoo yun. Ang ating gawa ay basura lamang sa harap ng Panginoon. Hindi masama mag-abuloy, hindi masama magbigay ng tulong sa ating kapwa. In fact, yan po ang tinuturo ng Panginoon na maging generous tayo, magbigay tayo sa ating mga hindi lang sa ating mga mahal sa buhay, kundi maging sa ating mga kaaway. Pero kung pag-uusapan po ang pagharap sa Panginoong Diyos, hindi po natin pwedeng dalihin ang gawa natin sa lupang ito at sabihin natin, Panginoon, pasukin mo ako sa iyong kaharian sapagkat ako'y masipag na lingkod, ginawa ko to, generous ako, nagbigay ako ng kahit kung ano-anong bagay. Hindi po yun ang garantiya ng ating pagpasok sa kaharian ng Diyos. Ngunit kung sino lamang po ang tinatawag niyang kaibigan. At sino po yung tinatawag niyang kaibigan? Yung mga tao, mga disipulo niya na sumusunod sa kanyang utos. At paano nga makakasunod sa utos ang mga tao nang tinawag niyang kaibigan, hindi na alipin? Sa pamamagitan po ng pagkabuhay na muli. Yung pagka
panganak na muli, being born again. At yun po ay gawa lamang ng Panginoon. For us to be able to enter the kingdom of heaven, we must be born again. At napag-usapan natin noong nakaraan, ano ba yung born again experience? Ito po ay isang bagay na bumabago sa tao sa pamamagitan ng kapangyarihan ng Diyos sa banal na Espiritu, at wala pong partisipasyon ng tao. You cannot born yourself again. You must be born by the Spirit of God. At makita natin dito, yun po ang naliligtas. At ano pong merong katibayan na tayo born again na? Tayo po ay may bagong pananaw, bagong buhay. Hindi na po yung dating buhay natin. For whoever is in Christ, he is a new creature. The old has gone, the new has come. At paano po ito nangyari? Nangyayari po ito dahil po ang isang taong minahal ng Panginoon, pinili ng Panginoon, ni-regenerate niya or binorn again niya, nananampalataya po sa natapos na gawa ni Kristo. Yun po ang nagligtas sa atin. For we are saved by grace through faith, not by works, so that no one can boast. Kaya mga kapatid, tayo po'y magsaya. Dahil kung tayo po ay anak ng Diyos, meron po tayong garantiya na tayo po ay merong buhay na walang hanggan. Meron po tayong buhay na walang hanggan kay Kristo Jesus, na tayo po ay parte na ng kanyang kaharian. Tayo po ay parte na ng kanyang katawan. Tayo po ay mga disipulo niya at tayo po yung mga kaibigan na niya. Pero bakit po sinasabi dito after sabihin ni Kristo na mga kaibigan, huwag kayong matakot sa pumapatay ng katawan, ngunit yun lang ang kayang gawin, at matakot kayo sa kayang pumatay ng katawan at kaya ring magpatapon ng kaluluwa sa impyerno. Bakit po niya sinabi yun? Ito pong takot na ito, kung magmumula po ito sa isang Kristiyano, this is not just the fear of terror. Hindi lang yung terror na takot na takot ka, hindi lang po yun, kundi reverence. We call it reverence. May paggalang tayo, may pagpipitagan tayo, na alam natin ang Diyos ay nakatingin sa atin. Alam natin ang Diyos ang nagligtas sa atin. Alam natin ang Diyos ay nagmamahal sa atin. Pero hindi natin kinakalimutan na ang Diyos ay banal, banal, banal. At sa takot natin sa Kanya, sa paggalang natin sa Kanya, mamumuhay tayong ng may kabanalan. Dahil puro takot ba? Takot lang ba ang motivasyon natin? Hindi po. Ang nagiging motivation po natin ay yung pag-ibig sa Diyos. Na Kanya binigay niya kabugtong na anak na si Kristo Jesus para mamatay sa atin, para sa ating kasalanan. Imagine, dapat tayo magdurusa. Siya ang nagdusa sa krus ng Kalbaryo para bayaran ng ating mga kasalanan. Hindi ba't karapat dapat tayong sumamba, igalang, pagpitagan ang Panginoong Diyos at ang Kanyang anak na si Kristo Jesus? At tayo'y matakot sa Kanya. Na kung hindi nga niya, kumbaga ginawa na ipadala ang Kanyang anak na si Kristo Jesus, wala po tayong pag-asa sa mundong ito. Tayo po ay lahat ay pupunta sa impyerno dahil wala magbabayad ng ating mga kasalanan. And that fear commands love. Tinuturuan po tayo nito na mahalin lalo ang Panginoong Diyos. Ngayon po, some people will argue, I will obey the Lord out of fear, at hindi na pag-ibig yun. I should obey the Lord out of love. Mga kapatid, tayo po may mga magulang. Lahat po siguro may magulang. Minsan numusunod tayo sa ating mga magulang out of fear. Dahil natatakot tayo, disiplina, ayaw natin mapalo. But it doesn't mean hindi natin mahal ang ating magulang. So whether we obey out of fear, which is actually reverence, or out of pure love sa Panginoon, ang desire ng isang kaibigan ng Diyos, ang desire ng isang mananampalataya, ng isang born again Christian, is to always obey. Yun po ang desire. Ngayon po, hindi lang po doon nagtapos, ngunit binibigyan tayo ng garantiya dito. Binibigyan ang mga disipulo, ang mga kaibigan ng Panginoong Jesucristo. Sa verse 6, sabi po, are not 5 sparrows sold for 2 pennies? Yet not one of them is forgotten by God. Hindi ba ang dalawang ibon ay naibibenta, ang limang ibon ay binibenta lamang sa 2 piseta? Pero wala ni isa sa kanila ang kinakaligtaan ng Panginoong Diyos.
Ito po ang garantiya sa atin. Na kung may takot tayo sa Panginoon, tayo ay secured sa Panginoon. Hindi niya tayo pababayaan, mga kapatid. And we are rejoicing in that reality. Maaari tayong pabayaan ng ating mga mahal sa buhay. Maaari tayong pabayaan ng ating gobyerno. Maaari tayong pabayaan ng mga tao sa paligid natin. Pero ang Diyos ay nananatiling tapat sa atin. Hindi niya tayo kakaligtaan. Sabi, yet not one of them is forgotten by God. Yung forgotten na word sa Greek, isa pong translation niyan is to neglect. Yung kalimutan, yung baliwalain. Minsan nane-neglect tayo ng mga tao sa paligid, pero ang Diyos, hindi tayo kaliligtaan. Yun po, gusto ko makita natin yung sumunod na verse dito, sabi, indeed, the very hairs of your head are all numbered. Sabi po, lahat ng buhok natin ay bilang ng Panginoon. Ibig sabihin, He cares about us. Yung buhok nga natin, bilang niya. Sa ating ulo, magbilang ka, siguro mauubos yung buong araw mo, hindi mo patapos bilangin. Ano pong ibig sabihin dito? He knows us. There is an intimate relationship between us and God, and that guarantees our salvation. That guarantees that we will not be neglected. That guarantees this truth. Sabi po dito sa verse 7, indeed, the very hairs of your head are all numbered. Do not be afraid. You are worth more than many sparrows. So sabi po dito, huwag kayong matakot. Mas mahalaga pa kayo kahit gano'ng karaming ibon. Ang ganda po ng sinabi dito, mga kapatid. Pero gusto ko ibalik tayo sa ating mga kinauupuan, kumbaga. Kasi nakaka-puff up yung, mahal ako ni Lord, grabe. Siguro, napaka-importante ko. Grabe yung pagmamahal sa akin ng Panginoon. Special siguro ako. Sa totoo lang, mga kapatid, mahal tayo ng Diyos. But nothing special about us. In fact, we are garbage. Sabi ni Paul, we are skubulon. Yung skubulon sa Greek, it means dumi. Hindi yung dumi na kalat, yung dumi po ng tao. Yun po ang tingin sa atin. Ganun tayo karumi, ganun tayo kawalang silbi. Pero alam niyo po, kung sino po ang nagmahal sa atin, ang Diyos ng mga Diyos at Hari ng mga Hari. Na kahit tayo marumi, kahit tayo makasalanan, nagrebelde sa Panginoon, ang ginawa po ng Diyos ay may pinadala pa rin niya ang solusyon sa ating kamatayan, sa ating kasalanan. Pinadala pa rin niya si Kristo Jesus. Hindi dahil mahalaga ang tao. Hindi po yun ang dahilan kung bakit niya pinadala si Kristo Jesus. Nandun ang kanyang pag-ibig. Sabi, for God so loved the world that He gave His only begotten Son. But we are not the object of that love above Christ. Mas mahalaga po si Kristo sa paningin ng Ama. Kaya nga po, si Kristo ang pinadala ng Ama dahil ang laki ng kasalanan natin na hindi kaya bayaran ng sarili nating dugo. Ang pinakamahalaga sa paningin ng Diyos Ama ay si Kristo Jesus. Si Kristo Jesus po ang halaga natin. Tayo po sa ating mga sarili, wala tayong kwenta, wala tayong silbi, wala tayong halaga. Pero nung si Kristo Jesus ay namatay para sa atin at ang kanyang dugo ay tumigil sa krus ng Kalbaryo at hinugasan ng ating mga kasalanan, ano pong nangyari? There was an imputation of goodness, of being righteous. Tayo po ay pinabanal, pinabuti ng Panginoong to. Doon po ang ating halaga. Dahil si Kristo na po ang namumuhay sa atin. Si Kristo na po ang nananahan sa atin. Yun po ang malaking reminder sa atin. Kaya kung bakit tayo mahalaga sa paningin ng Diyos, pagkat tayo tinubos ng kanyang anak na si Kristo Jesus. Nandoon po ang value natin. Our value is inclined in the infinite value of the risen Christ. Ang ating halaga ay nakabase kay Kristo Jesus. Naalala ko po muli, pag ito ay napag-aaralan natin, naalala ko muli yung kanta na sobrang kinaiinisan ko na ngayon. Ang sabi po doon, crucified, laid behind the stone, you live to die, rejected and alone, like a rose, trampled on the ground, you took the fall and thought of me above all. Sabi si Kristo daw, ay namatay, na parang rosas na inapakan sa lupa, nilibing, at sabi niya, namatay siya
at inisip tayo ng higit sa lahat. Napaka-sweet po ng kanta. Napakaganda po ng awitin. Pagtitigdan po natin sa perspektibo ng tao. Pero sa totoo lang po, maling-mali. Si Kristo po ay hindi iniisip ang tao above all. Maaring iniisip niya ang kanyang mga niligtas, hindi naman masama yun, but above all, he was thinking about the Father. He was thinking about his Father, kung paano niya masasatisfy ang galit ng Panginoon, ng Panginoong Diyos Ama na dapat kumitil sa atin. He was thinking to satisfy, to obey the Father. He was thinking, he's mindful of the Father. Hindi po tayong pinakamalagang inisip ng Panginoon sa Kristo. Kaya mga kapatid, gaya yung sinabi ko kanina, we are his friends. But let's not get out of our skull and be bragging about our stature in Christ. Hindi porke tayo kaibigan niya, pwede na natin siyang utos-utusan. Panginoon, itong gusto ko. Panginoon, bigay mo to sa akin. Panginoon, gawin mo ito. Nakakatawa po, tinatawag natin siyang Panginoon, pero gusto natin tayo masunod. Ang totoong kaibigan ni Kristo Jesus, ang sabi niya, kung sino po ang sumusunod sa kanyang utos. At yun po ang hindi matatakot. If you're a Christian, kung ikay mananampalataya at naririnig mo ito, take heart, be encouraged. Mahalaga ka kaysa sa maraming ipon. The Lord will not neglect you. The Lord will not forget you. He will provide for you. He will protect you. And even if we die here on earth, it is not a tragedy. Rather, it's a promotion. For if we die, ang sabi po ni Pablo, to live is Christ, to die is gain. Kaya mga kapatid, huwag tayong matakot sa anumang sakit karamdaman. Sa anumang kumapatay ng katawang lupa. Matakot tayo sa Diyos na kayang pumatay ng katawan at magbulid ng tao sa dagat-dagat ang apoy ng impyerno. And that fear should translate into a reverence, paggalang sa Panginoon. Na alam natin na ikita niya tayo, hindi tayo maggagawa ng kasalanan sa harapan ng ating minamahal na Diyos. And that fear will translate in loving relationship with God. Maraming salamat sa mga kapatid na nakikinig. Dalangin ko ay itong mga salitang ito ay mabigay ng comfort sa atin. Kung kinakailangan tayo ma-rebuke tayo, ma-encourage, at higit sa lahat, matutunan tayo at lumago tayo sa ating pag-aaral. Tayo po'y mahalaga kay Kristo Jesus. Tayo po'y mahalaga sa Diyos Ama. Ngunit hindi po tayo ang bida. Tayo ay recipients lamang ng kanyang biyaya. So let us worship God. Let us obey our Lord. God bless you all. Let's pray. Heavenly Father, maraming pong salamat sa katuruan na tinuro niyo sa amin ngayong araw na ito. Maging kalakasan nawa namin ito, maging pagtutuwid at maging warning at higit sa lahat, encouragement sa aming lahat ito, Panginoon. Dalangin po namin na patuloy niyo nga kaming i-remind na kayo po ay hindi nakakalimot sa amin. Kami po ay mahalaga sa inyo, Panginoon, dahil kayo po ay mapagmahal sa amin, Panginoon. At dalangin namin, Lord, na kayo po ang patuloy na humawak ng aming mga buhay. Sa mga panahon, Panginoon, ng lockdown na ito, patuloy mo kaming uhawin sa iyong salita. At dalangin po namin na maipamuhay namin ito, mga tututunan namin, Lord God, sa araw-araw. Continue to protect us, provide for us, and keep us safe, Lord God. We love you, Lord Jesus. Love you, Father. We love you, Holy Spirit. In Jesus' name we pray. Amen and amen. God bless you all, brothers and sisters. So, again, tomorrow, wala po tayong recording. Kita-kita po tayo sa Sunday sa Facebook Live. God bless you all. By the way, if you have questions or insights, kung natanggap niyo po ito, either sa GC or PNM ko sa inyo, pwede niyo po ako i-message para mapag-usapan po natin. God bless you all.